Kumusta mga bay? Welcome back sa ating channel. Bakit nga ba may mga elite fighters na bumabalik sa laban? Ito ba ay marahil takot silang tumanda? O may unfinished business at gustong patunayan? O di kaya nandyan pa ang apoy na nananalaytay sa kanilang katawan? Para sa mga atletang nagretiro na, ang kate ay laging nandyan upang makabalik pagkatapos makaranas ng life after sport. Para sa ilan, napakalakas nito upang hindi pansinin, maliban na lang siguro kung ikaw ay naging baldado. Bago ang lahat mga bay ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga bagong videos. Sa bansang South Korea mga bay, ay may isang boxer na nagretiro na noong 1998 at makalipas nga ang 9 na taon ay muling nagbalik para labanan ang ating kababayan. Noong Mayo 19, taong 2007, ay naimbitahan ang ating kababayan na si Robert Alanik para labanan sa South Korea ang Korean fighter na si Chang Jae-kwon para sa interim WBO Asia Pacific Bantamweight title. Sa labang ito mga bay, ang Pinoy na si Robert Alanik ay 22 anyos pa lang at may kartadang 16 wins with 8 knockouts at may 3 talo. Habang ang Korean fighter ay 41 anyos na si Chang Jae-kwon at may kartadang 14 wins with 10 knockouts at 2 talo. Sa pag-umpisa ng round 1 mga bay, ay wala masyadong aksyon na ipinakita ang dalawa. Halatang nag-aalangan ang ating kababayan na bumuelo ng suntok sa estado ng kanyang kalaban na halos dublihin ang kanyang edad. Sa pangalawang round, ang Koreano ang unang nagsindi ng apoy sa pagbato ng 4 na straight jabs sa mukha ni Alanik. Nagising nga rito si Alanik mga bay at gumawa ng kombinasyong hindi malilimutan ng Koreano. Gustuhin mang makipagsabayan ni Chang Jae-kwon, ngunit aminado tayong may kabagala na ang galaw ng Koreano mga bay, kung gaya't madali itong naka-counter ni Alanik. Ilang ulit mang napuruhan sa mukha at bodega ang kalaban, ay malakas pa rin itong nakikipagpalitan ng suntok sa ating kababayan. Yeah!
Sa walang humpay na atake at kombinasyon ng ating kababayan, ay halos hindi na makasuntok ang Koreano sa round na ito, mga bay. Nakakamanghang nakaabot pa ng 6 round ang kalaban sa likod ng pinsalang natamo nito mula sa mga power punches ni Alanik na hindi niya magawang ilagan. Ganun pa man ang kalakasan ay panandalian lang at kalaunan nga mga bay ay unti-unti na ring bumibigay ang pambato ng South Korean. Hindi pa man bumabagsak ang Koreanong ito mga bay, ngunit dito sa round 7 ay mas pinili ng referee na itigil na lang ang laban nang sunod-sunod na mayanig ang ulo ni Chang Jae-kwon. Good call ang ginawa ng referee mga bay para mailigtas ang kanilang pambato sa kapahamakan. Ito na nga rin ang huling laban ni Chang Jae-kwon ng South Korea at tuluyan ang ipinaubaya sa susunod na henerasyon ang larong palakasan. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.